Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong pananoaring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo sa channel ni News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Si Ed Lingao, no? Yeah, dumali Ed Lingao na naman. Meron na naman po siyang, ito po, harap-harapan na pong panluloko tong ginagawa ni Ed Lingao, no? Para lang po masiraan tong ating Vice President Inday Sara Duterte. Kaya talagang tinututukan ni Ed Lingao si VP Sara, eh, no? Ayaw mong tigilan si VP Sara. Kapag ikaw nakatikim ka kay VP Sara, sigurado sobra. Hindi po natin palalagpasin tong Ed Lingao na to, no? I-expose po natin tong kanyang mga panluloko sa kanyang programa. Ikaw pa naman ng ano, ha? Ikaw pa naman ang kumbaga mahilig mag-fact check. Expose natin. Hindi ko po alam kung ito po ay pagkakamali lang ba o sinasadya nila, kasi hindi lang naman po si Ed Lingao to, no. Kung ako po na isang vlogger, pwede po 'yan, nagkamali lang ako. Pero ito po team to, eh. 'Di ba? News 5 po to. May mga writer, may mga producer, may mga sari-sari po kayo, no. Kaya hindi po pwedeng palagpasin to. Kung hindi po to, kinakailangan na, grabe, no? Katulad po ng sinabi ni Ed Lingao, no? Ang sabi niya po, ayon sa Constitution, 1987 Constitution, Article 7, Section 8, wala daw pong ibang binibigay na tungkulin ang 1987 Constitution sa Vice President ng Pilipinas kung hindi papalit lamang sa Pangulo kung ito ay may nangyaring hindi na kayang magpatuloy, namatay, nagkasakit, etc. Sa madaling salita, ayon pa kay Lingao, ang Vice President ng Pilipinas, unlike daw sa iba na may ibang tungkulin, katulad sa Amerika, siya ang Senate President. Dito raw sa Pilipinas, spare tire. Okay. Kinote niya po, wala daw iba, no, na tungkulin ng Vice President sa Pilipinas, kundi spare tire lamang. Tapos, sinunod niya po, pero kung spare tire yan, bakit may 2.3 billion na budget? So, sa madaling salita, pag ikaw nakarinig nun, ha? Walang trabaho, pero ang laki ng budget. Di po ba? Ito po, simpleng paninira po ito, eh. Pero, niloloko po tayo harap-harapan ni Ed Lingao. Ang sakin mo, spare tire lang tingin niya kay VP Inday Sara, no? No? Parang pamalit lang, ganyan. No? Si VP Sara, kahit Vice President yan, may karapatang kumilos yan. Kaya nga Vice President, eh. Ang sinasabi kasi ni Ed Lingao, huwag ka na kumilos dyan, pamalit ka lang naman, eh. Parang ganun, eh, no? Mantakin mo yung pag-iisip mo, may pinag-aralan ka naman sigurong tao, pero hindi mo alam yung mga ganyang bagay. No? Kaya nga Vice President, ayan yung kumbaga tumutulong sa ibang gawain ng presidente. Tama ba ako, mga katunay? Diba? May mga bukod na gawain din yung Vice President. Pero hanggat maaari, is nakikiisa din yan at tumutulong din sa gawain ng Pangulo. Diba? Yan nga ang maganda, hindi katulad ng ibang Vice President talaga, no? Na literal na talagang walang ginagawa talaga. As in talaga. Na parang hinihintay lang nilang ma-deadball yung presidente o may mangyari para makapalit sila. Pero si VP Inday Sara is ganyan. Diba? Vice pa lang yan. Gumagalaw. No, nakikita naman natin ang galawan ni VP Inday, eh. 'Di ba? Kaya pero ganyan pa lang, maaga pa lang ispatuloy na nilang ginaganyan si VP Sara. Nako, buti hindi kayo makatikim ng uppercut diyan. Ipo ko naniniwala, no? Na sa dinami-dami ng writer ng News 5, imposible pong hindi nila alam na sa under sa sinabi nilang 1987 Constitution,
may iba pang trabaho yung ating vice president. Okay. Mahirap po yun. Mahirap po na mag-assume itong si Ed Lingao na wala nang ibang trabaho kundi spare tire. Basahin po muna natin yung binasa ni Ed Lingao at magbabasa po tayo. Itutuloy lang po natin. Ito po yung sinabi ni Ed Lingao, no? Section 8, Article 7. In case of death, permanent disability, removal from office or resignation of the president, the vice president shall become the president to serve the unexpired term. In case of death, permanent disability, removal from office or resignation of both the president, ayan na, of the, ayan po, yan po lang daw yung trabaho ng vice president, no? In case of death, permanent disability, removal from office or resignation of the president, the vice president shall become the president to serve the unexpired term, no? Hindi ko nakalimutan kung hindi ko nakita yung tuldok kanina. Yan po under section 8 ng Article 7. Ang konklusyon na ni Ed Lingao, spare tire lang ang vice president ng Pilipinas. Pero hindi po siya nagbasa ng iba eh. Ako po, I refuse to believe. Bigla nag-English. Hindi po ako naniniwala na hindi po alam ni Ed Lingao na pwedeng magkaroon ng ibang trabaho ang mga vice president. Yes. So basahin po natin sa same article. Iba lang po ang section. Section 3, paragraph 2. Ito po ang sinasabi ng section 3, paragraph 2. The vice president may be appointed as a member of the cabinet. Such appointment requires no confirmation. Naintindihan mo ba, Ed Lingao? Nililito mo, hindi mo nililito. No? Direktan yung niloloko yung mga tao. Tama nga naman, magwawala ka talaga. No? Una, bakit ka naman bibigyan ng budget kung wala ka naman talagang totoong trabaho? Pero hindi po eh. Sinabi po rito malinaw eh, no? May be appointed as a member of cabinet. Kaya po, yung panluloko nyo, ikaw yung Ed Lingao ka, tigilan mo. Kasi, yung paninira ninyo, sinisimplihan nyo lang po yung paninira. No? Kunwari, sinasabi ninyo na ang tanging trabaho ng vice president, ay humalili sa Pangulo. Bakit pa bibigyan ng malaking budget? Ang laki-laki ng budget. Kung itutuloy nyo po yung sinabi ni Ed Lingao, ikukumpara niya pa. Ito lang yung budget ng iba. Mas malaki pa yung budget ng vice president na spare tire lang. Ang spare tire, kahit nga po yung... Napakagaling na spare tire yan. Kung sakasakali, kahit sabihin natin na maging presidente o humalili yan si VP Inday Sara, is okay lang, no? Ang masama yung hahalili, yung walang ano, yung mga ibang vice president na ano. Wala po siyang cabinet position. Pwede po siyang magtrabaho. Pwede po siyang tumulong dahil sinabi po 'yan eh. Marami pong ibang trabaho yung vice president. Tingnan niyo po rito, mga katungkulan pa ng vice president. Ang pagkakalam po ko, pwede pa rin siyang gawin. Sa ano naman, wala na po sa 1987 Constitution. Pero sa mga presidential decree po, ay automatic po, marami nagtataka sa inyo, no? Bakit nakikialam si Sara Duterte sa national security? Member po siya ng national security sa mga hindi po nakakalam. Kaya po, wala pong yung ganito pong mga pag-uulat na kunwari ay fact-checking kuno nito ni Ed Lingao, Ed Lingao, no? Wala pong puwang yan, no? Sa gobyernong ito. Panay kayo paninira, no? May halata naman niya si Ed Lingao is galit ngayon sa administrasyon at kay BP Sare. Diba? May manok din yan. No? Hanggat maaari, syempre ganyan naman ang gawain ng mga yan eh. No? Hanggat maaaring masisira nila, malay mo makalusot sila. Masira nila isang tao. Eh hindi nila alam. BP Sare yan. Hindi mo agad masisira yan. No? Dahil yan si BP Sara is may pruweba yan. No? Talagang napakaganda ng mga ginagawang pamamalakad niya at pagpapatakbo. Lalong-lalo na sa lugar niya, no? Dahil kung hindi maganda magpatakbo yan, edi wala nang mga Duterte sa Davao. 'Di ba? Oh. At saka si BP Sara, nakita naman natin yung pagiging cowboy niya, yung pakikisama sa lahat ng mga tao, no? Talagang
ganyan talaga. Nakakatuwa. Bihira yung mga ganyan na nasa posisyon ng gobyerno, no? Na ganun makitungo sa mga tao na nakikita natin kay BP Sara lagi. Totoo. Tantanging trabaho lang ng Vice President katulad ng binasa natin kanina. Ulitin po natin. Ulitin lang po natin, ha. Para po sa kaalaman ninyo, Section 3. Hindi, sabi niya po, ang sinasabi niya po, ang tanging trabaho ng Vice President ayon sa Konstitusyon, tagahalili sa Pangulo kung may nangyari. Hindi po totoo yan. Same Constitution, sabi po, the Vice President may be appointed as a member of the Cabinet. At ang kaibahan po nito, hindi po siya pwede, hindi po siya dadaan sa Commission on Appointment. Hindi po siya pwedeng tanungin nila Risa Yontiveros, nila Alan Peter Cayetano. Okay. Kaya po, tigil-tigilan mo na yan, no? Ed Langaw, no? Yung mga fake news. Direct. Hindi po, actually, hindi siya fake news, eh. Panluloko na po yung ginagawa niya. Panluloko na may kasamang paninira. Siyempre, sino nga ba naman ang Vice President natin kahit hindi niya sabihin? Kahit hindi niya sabihin yung pangalan, alam naman na, dalawa ba Vice President? Okay. Bawal po ba yung mga ginagawa ni Inday Sara na pagtulong? Ha? Hindi po bawal yun. Tama. Sa pananaw lang ni Ed Lingao. Ayun, natatignan natong haya ng video na nagbula kay News PH at syempre courtesy yung boses na yun kay Sir Badong Arateles. Shout out po. Ayan o, Ed Lingao. Ayan ha, binabarada ka na. So, dapat manihimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin. Diba? Talagang yung mga yan, yung mga kumikritisize sa gobyerno. No? Salamat sila, mababait yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Dahil kung iba-iba talaga yan, malamang sa kulungan kay lahat pinulot. Diba? Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.